Welcome back, investors! At dahil majority ng nanonood dito sa ating channel over the past 28 days, ay nag-range ang edad from 35 to 44 years old. At kinukonsume ito ng 34.7% ng viewers natin. Itong mga range ng viewers natin, sila yung mga audience natin na naghahanap ng mga steady source of income or passive income. Now, dito sa video natin, ano bang makukuha mo ngayon? Tutulungan kita makahanap ng right stocks para sa iyong investment retirement. And sasaliksikin din natin kung ano-ano nga ba yung mga kaparaanan para sa pagpili ng tamang stocks para sa iyo. Now, kung ikaw ang viewers na tinutukoy ko, ang pagpaplano ng retirement ay isang mabisang paraan para masecure mo ang iyong financial future. Pero nangangailangan ito ng masusing pagsasaliksik sa mga bawat kumpanya na paglalagakan mo o sa mga investment opportunity na dumarating sa iyo. Now, one way para ma-achieve mo ang financial future na inaasam mo ay sa pamamagitan ng dividend investing. Dito sa video natin, makakakuha ka ng comprehensive guide kung paano makapili ng best dividend stocks para sa iyong retirement portfolio. At maghahanap din tayo ng mga kumpanya na pasado sa kriteria na yon, and also, ano ba yung capital gains natin, and also, ano ba yung dividend natin na makukuha over the past 5 years na pag-iinvest sa mga kumpanyang ito. Now, kung gusto mong malaman, stay ka lang, I'll show you how. So bago ang lahat, ako muna ay nagpapasalamat sa 15 subscribers natin na bumisita sa aking maliit lamang na resort. Maraming salamat sa inyo, and I hope naging maganda ang pag-stay nyo sa aking mumunting resort. And marami din pala akong subscribers from Samar to Mindanao. And again, maraming salamat sa inyo. Now, isa sa mga crucial factors na dapat natin i-consider sa paghahanap ng mga dividend stocks ay ang dividend history ng kumpanya. Bakit? Kung ikaw ay isang dividend investor, napaka-crucial na titigdan mo yung history ng kanilang dividend. Kung nag-i-increase ba over time, bumabagsak ba yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanyang mga shareholder over time. And kapag nakita mo na mayroong track record ang isang kumpanya, ito isang sign na maganda at mayroong financial stability ang kumpanya, and mayroong commitment na magbigay ng dividend returns over time sa kanyang mga shareholders. Na isang mabisang paraan para mahanap natin ang dividend history, puntahan mo lamang itong Google, then type mo lamang yung mornings and yung stocks na gusto mong i-research, for example DMC, pinutin mo lamang yung pinakaunang lalabas, at ganitong format ang una mong makikita dito. Ang gagawin mo lamang, pinutin mo lamang ang dividend tab na ito, and dito makikita mo yung dividend history ng company from 2009 to 2023. Ayan. And isa pang kaparaanan para mahanap mo ng lubusan yung dividend history ng company over the past years or over the past 10 years, ay pinupuntahan ko lamang itong Simply Wall Street, then type ko lamang yung symbol na DMC, and ito na yung lalabas. And pipinutin ko lamang itong dividend tab na to, and makikita ko na dito yung dividend information ng company from 2013 until 2023, and also yung forecast ng mga analyst din dito. Nakikita mo dito, guys, na consistent din na nagbibigay ng dividend ang company over the past 10 years. Sa pamamagitan ng ganitong strategy, magkakaroon ka ng idea kung ano-ano nga bang mga kumpanya yung magaganda magbigay ng dividendo over the past 10 years. So in short, ang pipiliin mo ay malaki yung predictability na over the next coming 5 years ay magbibigay pa rin siya ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Pangalawang factors na dapat mong tandaan sa paghahanap ng mga dividend stocks para sa iyong investment retirement, dapat ang kumpanya ay maganda ang kanyang financial health, maganda ang kanyang profitability. Ito ay yung mga kailangan mong isaalang-alang bago ka pumili ng mga kumpanya na paglalagakan mo ng iyong perang pinaghirapan. Dapat strong yung kanyang balance sheets, stable yung kanyang cash flows, and mababa lamang or manageable yung kanyang utang na kinikita sa loob ng kumpanya. So bakit nga ba natin ito ginagawa? So for example, sa personal life natin, kung ikaw, maraming utang, sobrang dami mong utang, guys. Mas malaki pa yung iyong utang kaysa sa iyong sinasahod. Sa tingin mo ba, kaya mo bang makapagbigay ng 5 years consecutive sa ibang tao kung sobrang laki ng utang mo? Siyempre hindi. So ganun din sa pag-invest. Kung titingin ka ng kumpanya, dapat tignan mo yung gaano kalaki yung utang na kinikater ng company, and dapat maganda ang kanyang balance sheet and cash flows. Bakit ito isang crucial part?
Kasi ang mga kumpanya na magaganda ang financials, more likely sila'y nakakapagbigay ng consecutive na dividends sa kanyang mga shareholders. Kahit na ang ating merkado ay nagkakaroon ng market volatility, nagkakaroon ng recession, continuous pa rin sila nakakapagbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. At sa pamamagitan nito, makakapagbigay sila ng reliable source of income sa mga dividend investor ng kanilang kumpanya. So ang ginagawa ko guys, meron na akong nahanap na mga kumpanya na magaganda magbigay ng dividendo and titignan ko naman kung maganda ba ang financials ng company. Ang ginagawa ko, pinupuntahan ko lamang itong risk analysis na ginawa ko and ito ay fit sa criteria ko guys. So titignan ko dito yung highlights ng company, ayan. Titignan ko yung kanyang revenue, income, profit margin, free cash flow, ayan yung total assets versus sa kanyang total liabilities, current ratio, debt to earnings, debt to equity ratio, and yung debt history and analysis sa company. Yung total debt, total equity, magkano ba yung cash available ng kumpanya, operating cash flows, and also yung management effectiveness ng company. Titignan ko yan over the years. Kung magandang performance ng kumpanya, and ayan yung mga factors na pasado sa kriteriya ko, and doon ako magti-trigger na bilhin ang isang kumpanya. Bakit ko ba bibilhin? Kasi may predictability. Magandang revenue ng company over the years. Magandang income. Magandang cash flows ng company. And remember, sa dividend investing, napaka-importante ng free cash flow. Bakit? Kung matagal na kayong viewers ng ating channel, may limang kaparaanan para gamitin itong free cash flow. And kasama na dito ang pagbibigay nila ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Kaya napaka-importante nito, no? At syempre, mababa lamang yung utang. Kung for example natin dito, ang DMC, kung tutuusin, kaya niyang bayaran ng 1.4 years yung kanyang long-term obligation gamit yung kanyang kinikita ngayon. Ganon kalakas ang kumpanyang ito ngayon. Na sa pag-aalam mo ng financial health ng company, magkakaroon ka ng matibay na pundasyon at matibay na konklusyon sa pag-i-invest mo sa mga kumpanya na nagbibigay ng dividendo dito sa ating merkado para hindi ka kakabakaba sa mga pipiliin mo na kumpanya. Pangatlo na dapat mong i-consider sa pagpili ng tamang stocks para sa'yo ay ang diversifications. Now sa pagbibuild ng portfolio, nakapaloob dito yung iba't ibang different sectors or different industry dito sa ating merkado para ma-reduce natin yung volatility sa stock market. Para ma-minimize natin yung single stocks or isang sector na bumabagsak yung presyo or talagang labas na naapektuhan ng mga nangyayari sa ating merkado. E sa pamamagitan ng ganitong strategy, magkakaroon tayo ng stable income stream sa ating dividend portfolio. Now, ang pinaka-the best example natin dito, yung pinaka-latest video na ginawa natin, itong top dividend stocks in real estate, but you lose money, guys. Alam naman natin na ang ating real estate industry ngayon ay labis na naapektuhan ng pandemya and also sa mga nangyayaring volatility ng ating merkado. So dito, pumili ako ng limang top dividend stocks na maganda magbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Ngayon kung titignan mo dito, ito yung mga top dividend stocks pagdating sa real estate sector or industry. Pero guys, ang yung capital gains ay bumagsak ng 42.52%. Sobrang sakit niya, no? Kung ang yung portfolio ay nakafocus lamang sa isang sector, ganito ang mangyayari sa yung portfolio. Pero kapag tayo nakadiversify, meron tayong real estate, meron tayong banking sector, meron tayong consumer staple, meron tayong utilities, meron tayong transportation, and so on and so forth. Sa pamamagitan nito, mamiminimize natin yung risk of volatility sa ating merkado. Noong pang-apat na factors na dapat mong tignan kung ikaw ay pipili ng tamang dividend stocks para sa'yo, ay yung dividend yield ng company. Lagi mo munang tatandaan na hindi porket malaki o mataas ang dividend yield na nakikita mong kumpanya ay okay na yan. Tignan mo muna, diyan pa rin papasok yung pagre-research mo ng fundamentals na company kung maganda ba and over the past years, continuous ba siya nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders bago ka mag-conclude na paglaga ka ng pera yan. And mas maganda pa rin na mayroon kang balance sa pamamagitan ng dividend yield and yung capabilities ng company na kaya niya makapagbigay ng dividend sa kanyang mga shareholders over the years or over time. Paano ba natin ito maintindihan? So for example, nakapag-research ka na ng company, nakita mo yung mga gandang kumpanya, and also
tinitignan ko naman dito yung kanyang dividend track record, yung dividend yield ng company over the past 5 years. Ano po yung 5 years average ng company? So for example, meron akong investment na 100,000 pesos na budget and i-reinvest ko ito for almost 5 years sa company. Ito yung dividend yield na nakikita nyo ngayon ng company over the past 5 years and ito yung overall growth ng yung investment na galing lamang sa dividendo na binibigay ng company. And also, ito yung profit mo na makukuha from dividend na binibigay ng kumpanya sa kanyang mga shareholders. So for example, dito sa other financial institutions, usually ang mga insurance company known iyan sa pagbibigay ng magandang dividendo sa kanyang mga shareholders. So dito sa ating bansa, if I'm not mistaken, dalawa lamang ang insurance company. Ito yung Manulife and Sun Life Financial Inc. So for me, ang ilalagay natin, ang titignan natin over the years, magkano ba yung makukuha nating dividendo and capital gains ay ang Sun Life Financial Inc. And sa mga nakaraang videos, na-review na rin natin itong company na to, no? Kaya pinili natin ito. Now, pagdating naman sa electricity, energy, power, and water, ang pipiliin ko ay syempre ang kampaning SPC, yung king of dividend dito sa ating bansa. Mayroon 14.53% na dividend yield average for the past 5 years ito. Now, dito sa holding company, ang kukunin na lang natin ay itong ANS. And kung titignan natin dito, kanyang average dividend yield ay nasa 9.44%. And also, nireview na rin natin itong company na to. And also, maganda rin ang financials ng company and ang kanyang dividend history. Pagdating naman sa media, ang pipiliin natin syempre dito ay ang GMA7. So, over the past 5 years, ang kanyang average na dividend yield ay nasa 12.7%. And now, pagdating sa mining, ang pipiliin natin dito ay ang Nickel Asia Corporation na mayroong 5 years average na sa 5.39%. And also, itong Nickel Asia Corporation, ni-review na rin natin ito and maganda rin ang financial performance and dividend history ng company nito. So, itong 5 yung ilalagay natin sa ating dividend portfolio. At titignan natin, magkano ba yung tutubuin natin over the past 5 years kung nag-invest tayo dito sa kanyang capital gains and dividend. Now, nandito tayo ngayon sa tracker natin. Gagawin natin, puntahan lang natin itong history. And for example, mayroon tayong budget dito na 200,000 pesos sa ating portfolio kunyari. And ilagay lang natin dito yung ating 5 na hanap na company. So guys, ito nakikita nyo yung price dito. Ito yung price ng company over the past 5 years. And also, ang ating investment dito ay dinivide lang natin ito sa 50,000 pesos. And now, kung titignan natin dito sa ating positions tab, kung magpo-focus lang muna tayo sa capital gains dito sa mga company na nabanggit natin, ang ating capital gains ay tumubo ng 75%. That's amazing performance, no? Considering na ang ating merkado ay talaga nagsisibagsakan ng presyo dahil sa market volatility ngayon. Now, kung titignan natin naman ang kanilang dividend, ang kanilang dividend income naman na makukuha natin sa 5 kumpanyang ito ay nasa 58%. That's amazing performance meron itong 5 kumpanya na nabanggit natin dito. Sa pamamagitan ng ganitong strategy guys, sa paghahanap natin ng ganitong criteria, magkakaroon tayo ng malawak na kaalaman at mapifilter out natin yung mga kumpanya na maganda magbigay ng dividendo. Hindi lang maganda magbigay ng dividendo, but consistent and kaya makapagbigay ng dividend kahit na nagsisibagsakan ang presyo ng ating merkado. At amazingly, meron tayong total returns na nasa 133% ng ating investment ay tumubo. Titignan natin dito guys, sobrang ganda ng performance ng 5 kumpanyang ito. Ngayon kung i-scroll down natin ito, so imagine mo ang ating total investment ay nasa 250,000 pesos. Pero ang ating dividend income over the past 5 years na pag-i-invest sa 5 kumpanyang ito ay nasa 146,000 pesos na. And also, ang ating unrealized gain ay nasa 189.36,000 pesos. So that's amazing performance itong portfolio na na-create natin. And also, ang ating overall value na ng ating investment ay nasa 441,000 pesos na guys. So ganito kalaki yung investment na natin, no? Sa 250,000 pesos. Sa tingin nyo, magandang performance ba ang nakikita nyo ngayon? Now, in conclusion, sa pagpili ng tamang dividend stocks para sa iyong portfolio o para sa iyong retirement investing, so dapat natin i-consider, isa-isahin natin ang dividend history ng company, financial health, diversification, and also ang dividend yield ng company. Sa pamamagitan nito, sa pag-review mo ng tama sa company
para malubusan mo maintindihan kung anong ginagawa ng kumpanya, magkakaroon ka ng idea at matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest dito sa ating merkado. Na sa pagsunod mo ng ganitong strategy, ano bang maibibigay nito sa iyo as a investor? Magkakaroon ka ng peace of mind kasi yung mga kumpanya na pinili mo ay magaganda magbigay ng dividendo. And kahit na bumabagsak ang share price ng ating merkado, continuous pa rin sila nagbibigay ng dividendo. Bakit? Kasi maganda ang financials and predictable yung kanyang performance. Sa pamamagitan nito, makakabuo ka ng dividend portfolio mo na makakatulong sa iyong retirement in the near future. So I hope mayroon kayong natutunan sa video natin ngayon. And once again, this is Pesi Warrior na nagpapaalala lang invest wisely and see you on the other side.